Ang video na ito ay requested ni Franklin Kalimutan. Shout out sa you, Idol! Sa video na ito ay ating aalamin at pag-uusapan kung magkano ang sahod ni Bicol Ako Vlog sa YouTube. Pero bago yan, ay atin munang aalamin kung sino nga ba si Bicol Ako Vlog sa totoong buhay. Siya si Amado Gugulin, nagmula sa lugar ng Bicol, Camarines Norte. Unti-unti nakikilala ang kanyang pangalan ngayon sa YouTube dahil sa kanyang galing sa pag-spearfishing o pangunguha ng isda pagsapit ng dilim. At sa ngayon, si Bicol Ako Vlog ay merong 33,000 subscribers sa YouTube. So yun mga idol, atin namang aalamin ngayon kung magkano ang kanyang sahod sa YouTube. Gamit ang isang public website na Social Blade ay ating malalaman at makikita ang kanyang sahod sa YouTube. Ang Social Blade nga pala mga idol ay isang public website na kung saan kahit sino ay pwedeng tumingin sa analytics at estimated earnings ng isang YouTuber or influencer. Ang video na ito ay requested ni Franklin Kalimutan. Shout out sa you, Idol! So yun mga idol, nandito na tayo sa Social Blade. At ito ang official channel insight ni Bicol Ako Vlog sa YouTube. Kung saan pwede nating makita ang status ng kanyang YouTube channel at ang kanyang estimated sahod sa YouTube. So yun mga idol, dito sa kanyang uploads ay nasa 261 na. Subscribers naman ay nasa 32,900 na. Total video views naman ay nasa 4,884,430. Country ay Philippines. Channel type ay wala pang nakalagay at user created noong January 9, 2022. At dito naman sa baba mga idol, ang total grade niya ay nasa letter B negative. Social Blade rank ay pang 460,167. Subscriber rank ay pang 3,706. Video views rank ay pang 1,425,948. At sa country rank ay pang 1,580. At dito naman sa subscribers ni Bicol Ako Vlog for the last 30 days ay merong pumasok na 2,100 subscribers. Tumaas ito sa 133.3% for the last 30 days. At sa video views naman ay merong pumasok na 415,284. Tumaas ito sa 106.3% for the last 30 days. So yun mga idol, dito naman sa YouTube stats summary ni Bicol Ako Vlog noong September 6, 2023 hanggang September 19, 2023 ay makikita natin dito ang nadagdag na subscribers, nadagdag na video views at ang estimated earnings niya sa bawat araw. Pero mga idol, ang titingnan natin dito ay ang daily average at weekly average. At disclaimer lang mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, umpisahan natin dito sa daily average simula sa lowest na meron siyang $3 hanggang sa highest na umabot ng $55. At kung i-convert ito sa Philippine peso, ang katumbas nga pala ng $1 ngayon sa Philippine peso ay nasa 56 pesos. So yun mga idol, ang katumbas ng $3 sa Philippine peso ay nasa 168 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw kung ang nanonood sa YouTube videos niya ay nag-i-skip ng ads. At ang katumbas ng $55 sa Philippine peso ay nasa 3,080 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang araw kung ang nanonood sa YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa weekly average. Simula dito sa lowest na meron siyang $24 hanggang sa highest na umabot ng $388. Ang katumbas ng $24 sa Philippine peso ay nasa
1,344 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay nag-i-skip ng ads. At ang katumbas ng 388 US dollars sa Philippine peso ay nasa 21,728 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang linggo kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa monthly at yearly estimated earnings. At inuulit ko mga idol, ang impormasyon na inyong nakikita ay isang estimated earnings lamang dahil ang website na ito mga idol ay nagbabase lamang sa views ng bawat video. So yun mga idol, simulan natin dito sa monthly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 104 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 1,700 US dollars. At kung i-convert ito sa Philippine peso, ang 104 US dollars sa Philippine peso ay nasa 5,824 pesos. Ito ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay nag-i-skip ng ads. At ang 1,700 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 95,200 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng kikitain sa loob ng isang buwan kung ang nanonood sa mga YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads. So yun mga idol, dito naman tayo sa yearly estimated earnings. Simula dito sa lowest na meron siyang 1,200 US dollars hanggang sa highest na umabot ng 19,900 US dollars. At kung i-convert ito sa Philippine peso, ang 1,200 US dollars sa Philippine peso ay nasa 67,200 pesos. Ito ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon kung ang lahat ng nanonood sa YouTube videos niya ay nag-i-skip ng ads. At ang 19,900 US dollars naman sa Philippine peso ay nasa 1,114,400 pesos. Ito naman ang kanyang posibleng total na kinita sa loob ng isang taon kung ang lahat ng nanonood sa YouTube videos niya ay hindi nag-i-skip ng ads. So yun mga idol, hanggang dito na lang ang video na ito. Kung nagustuhan mo ang video na ito ay mag-iwan ka naman ng isang like at isang subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. So yun mga idol, maraming salamat sa panonood.